Araw po. Nakatapos na tayo magbakuna. Ito po yung mga iwawalay pa natin. Kaya kinulong muna. Yung pong iba ay itatawid na nila. Meron na po tayong unang mga nailagay doon. Ayan po ang mga inahin. Medyo galit. At narinig pong naiyak yung kanilang mga biik nung binabakunahan natin. Dito naman po sa ating second breeding pen, meron na nga pong mga umanak. Kaya po nagtatawid at meron pong malapit na umanak. May isa pong umanak dito na nandun sa sulok. Yun nga, hindi naman nila nabantayan. Apat daw po yung biik. So hindi pa rin tayo sigurado niyan kung apat lang talaga ang biik niya o may nangain. Yan pong kahiga sa sulok. Si Tansu po, hindi muna ako papasok, ay umanak na rin. So yan po yung umanak. Apat po yung biik niya. Yun po, malalaki naman ang hitsura ng kanyang mga biik. So yan po siya. Kukunin po namin yung mga biik mamaya at itatawid dun sa kabila para po lumakad din siya at yung mga bagong biik natin ay magkakasama doon sa extension area. So yan po, tuloy ang kanilang pagtatawid muna ng ating mga nabakunahan na. At yung maliliit nga po ay naiwan dito. 50 dose po uli yung ating ginawa. Ngayong umaga, kasama po yung nandun sa consolidated pen. So yun pong iba, yung malalaki ng biik ay winalay na natin. So yan po, ang last na iwawalay. Saka rito, saka. So yun po. Ito po yung mga pinaggamitan. So susunugin po yung mga vial at saka yung mga ringgilya. Kasama na rin po susunugin yung mga bulak na pinangkuskos. So yun po, may natira pa tayong kaunting alcohol. Dito naman po sa extension area ay yung itinaboy na po at yan, ihingi pa po siya. Malapit na rin pong umanak yan. Si Tansu po ay hindi ko pa napansin kung saan nagkuta. Kahapon po ay madalas siya dun sa ilalim ng may bubong. So ito po ang chance ni Tanso na makitang makakabuhay siya ng kanyang mga biik. Siyan po ang kanyang biik ngayon. Noong nakaraan po ay 8 ang biik ni Tanso. 2 lang po ang nabuhay. Para pong nag-dry sow siya noon. Hindi po nakapagpadede ng maigi si Tanso. Kaya hopefully po ngayon ay magiging much better mommy siya. Ayan po. Gaganda naman po yung kanyang mga biik. Malalaki. So malaki rin po ang katawan ni Tanso. Tignan na lang po natin kung supisyente ang kanyang gatas this time. So yan po, may 2 na tayong bagong anak dito sa likod. At magsusunod-sunod na nga po yan dahil nung nakaraan ay sunod-sunod pong nag-anakan itong ating mga alaga dito sa likuran. Ito naman po ang ating mga bagong walay. May galing po sa consolidated pen at meron din pong galing sa ating second breeding pen. Mga 30 heads po ito. Hindi ko pa nakuha yung final count at 2 nga po yung pinanggalingan. Kanina po nauna ay mayroon na kaming 23 na nailipat. At
yun po yung mga una nating nabakunahan nung araw na pinalaki-laki muna natin bago awatin. Kaya yan po, may kapitbahay na yung ating mga naitawid nung early January. So yan po, magsusunod-sunod na gamit natin ang kulungan yan. At magre-ready na po tayo. So dito po natin ilalagay yung dalawang buluganin na QB Cross Berkshire pag nakastahan na po si K at yung dalawa pang Pampanga Native Cross QB doon. So 16 po yung kanilang makakasama rito. At dito na muna sila mag-i-stay hanggang maayos po natin itong kabilang kulungan. Kasi po itong side na ito ay madali na nating magagamit. Kaunting mesh wire lang po ang kailangan namin dito. Lalagyan lang po natin ng mesh wire itong unahan. Pagkatapos po, may poste pa naman tayo. Babakuran na po natin ito para po mahati itong ating dating large breeding pen. May pakainan na po tayo dito. May painuman na rin. Ang kulang na lang po natin dito ay painuman ng biik. So, yun na lang po ang aming kailangan gawin dito. Galing po dito sa may gate. Yung po maluwag na pagitan ng mga posting, yun ang pinaka-gate. Babakura natin yan. Tawid po rito, dadaan sa gilid ng balete. At ito po ang isang magiging breeding pen. At pag nagpapahinga, ay doon naman po sa kabila tayo maglalagay. So dito po muna natin itatransfer. Pasensya na po. Itong ating mga dumalaga. At saka natin po madadagdagan. So ito po muna ang magiging breeding area. So ito po ay magiging buffer pag nagamit na natin. Nailipat na natin sila. Pag po may mga breeders tayo dito sa area ng ito, ang gagamitin naman po natin sa breeding pen na ito ay yung dulong yon. So lagi po tayong may buffer na isang kulungan sa breeding. Yun pong ating growing, hindi ko nalalagyan ng buffer muna. Total, madalian lang po ang gamit ng ating growing pen. Mga 2 to 3 months lang po sila dyan, ay na-market na natin. Pagkatapos po, ay pwede na uling magpahinga. Kaya kahit na sunod-sunod po silang may laman, may rest period din po yung ating mga lupa ng growing pen. Katulad po ng mga ito, pag po nakuna na natin ng marami-rami yung nauna nating iwinalay na 40, isasama na po namin dito sa bagong mga walay yung maliliit na baboy galing doon. So makakapagpahinga po yung pangalawang lupang yon habang ito naman ang ginagamit. At ang susunod po nating pagwawalay naman ay doon na natin sa dulo ng mga kulungan na ito ilalagay. Tapos po, papunta tayo dito sa unahan. Dahil apat po ito, matagal-tagal din pong makakapagpahinga itong dalawang pen habang yung dalawa muna sa dulo ang ating gagamitin. So yun po, lapitan lang natin itong ating mga bagong walay. Ito po ang ating mga bagong walay. 30 heads po. 11 ang galing sa ating consolidated pen at 19 po yung galing sa second breeding pen. Yan, yung pulapong yon ay galing sa second breeding pen. At ito naman po yung ating mga nauna ng walay, ating mga palakihin. Ang ito pong mga ito naman ay 45 heads pa. 43
48 po ang mga ito. May nakiusap na kumuha ng 5 nga po noon na gagamitin sa kanilang pagluluto. Kaya po nabawasan po ito ng 5 19 kilos. Yan pa po ang kanilang kasamahan. At yun naman nga po ay yung grupo ng ating mga bagong walay. Yan po, nagsasama naman sila. Hindi ho nagdadalawang tumpok. So yun po, pag po nakuha na namin yung malalaki nga sa mga ito, yun pong maliliit na matitira ay isasama na natin dito, gawa ng maluwag naman po ang ating kulungan dito at 30 heads lang ang laman. Yun pong ating painuman naman ay tapos na sa 2 pen na ito. Kaya po sa susunod na walay, ang gagamitin na po ay yung dulong kulungan. Pagkatapos po nun, ay gagamitin na ito. Itong kulungan naman pong ito ay mababakanti na by late Feb. So makakapagpahinga rin po siya at dun po magsasama-sama ang ating mga alaga naman. Kasi po yung mga susunod nating aawatin ay dito naman mapapapunta. Ito po yung ating kasunod na ginamit pong gulayan na siya pong una nating pinag-alagaan ng mga palakihin. So, yung pong anak ng mga inahin natin dyan sa Sampaloc ay dito muna mapupunta. So, after 1.5 years pong nakapagpahinga ang lupang yan, ay magagamit na muli natin. Nasabugan na po ng ilang beses ng apog at asin noon yan, pero bago po tayo magtawid, ay sasabugan po uli natin ng apog at asin. So dito po, 5 kulungan lalabas ang ating mga palakihin. So yan po ang ating naging gawa ngayon dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.